Rockhounds, good morning. Wala tayo sa Quezon City ngayon. Umuwi po ako dito sa amin, sa probinsya namin, sa Bulacan, para dito mag New Year. And so, ang topic natin ngayon is paano pumili ng good quality na chalcedony. Yan. Tuturuan ko kayo kung paano magkilatis ng good quality na chalcedony. Yan. So, mag-start na po tayo. Meron po ako ditong sample na pinaghiwalay ko na. Bali, dito po yung mga good quality at dito naman yung mga low quality. Paano natin masasabing low quality ang chalcedony? Ganito po ang itsura niya, no? Kapag ang chalcedony ay binasag, tapos ang crystal structure niya ay ganyan na tapos mapuputi, hindi siya katulad nito mga goods na yan, no? Waxy ang texture. Oh. Mga waxy. Pagka ganyan po, yan, reject po yan. Tapos pag inilawan po yan, opak. O semi-translucent lang siya, hindi siya tagusan. Hindi tagusan yung liwanag. Kulay puti, pero hindi siya translucent, na translucent. Yan o. Ito kasing ganito, kumikintab din naman yan. Yun nga lang, syempre, ang hanap natin, yung mga goods, yung mga good quality na kapag pinalish mo, kita yung likod. Diba? Para siyang ano, para siyang nata de coco, parang ganun. So, ito pa example ng reject. Pag inilawan po natin to sa ibabaw, hindi tatago sa likod. Yan po. Ayan o. May mga cracks siya. Yan. Pasensya na po. Maingay. Nasa tabi tayo ng highway. Ayan. So, pag may nakuha kayo na chalcedony, mas mainam siguro talaga kung may dala kayong flashlight. O gemstone flashlight. Pag po ganyan kasi na hindi tumagos yung ilaw, ibig sabihin na crack. May crack siya. Ayan o. Translucent siya pero hindi tumatagos. O. Ayan. Tingnan po natin na babasagin ko para makita nyo naman. Ayan. Ayan. Basag na po. Ayan po yung kanina. Ito yung part na inilawan ko, yung ibabaw. Ayan o, may crack siya. Tapos pinasok ng lupa. Ngayon, nilawan natin tong part na to. Hindi pa rin siya tagusan. Hindi pa rin po siya tagusan sa ilalim. So, ibig sabihin yan, talagang reject siya. Yan. Ibig sabihin niyan, reject talaga siya. Yan o, undying crack. Pagka ganyan po, at maraming crack, ayun, tumayo. Pagka ganyan po na maraming crack, huwag niya nang kuhanin kasi, yan, pag in-slice niyo yan, magkakadurug-durug na po yan, tsaka wala kayong makukuha na buo. Yan. Lipat naman tayo dito sa isa na to. Ito naman, maganda yung ano niya, texture niya o. Meron siyang microcrystalline na yan, chorba-chorba. Ayan. Ano siya, yung para siyang pino. Kumbaga sa ano, pinong-pino yung crystal structures. Maganda siya, di ba? Ngunit, natapwat subalit, hindi po siya pasado sa akin. Bakit? Ito po. May crack. May crack siya. Ayan o. Aba niya, lalim niyan. Ito pa o. Tapos, hindi rin ano, hindi rin puro yung kulay niya eh. Dapat kasi, kung halimbawa, purple, ito kasi purple chalcedony. Chalcedony. Pag purple, purple lang dapat. Walang halong ibang dilaw, yung mga ganyan. Yan. Pagka ganyan, hindi ko na po kinukuha. O, inuuwi. Bali ito, inuwi ko lang for sample. Para sa vlog na itong, para sa topic na itong, nitong araw na to.
topic ngayong araw na to, yun pala. Pasensya na, bulul-bulul tayo. Ayan. So, yan po, pagka ganyan, para sa akin, reject po yan. Hindi po yan goods. Kasi, i-slicein mo, pala, puro crack yan. Tapos yung kulay niya, halo-halo. Hindi siya purong purple. Kung puti naman, kailangan purong puti. O yung parang natadiko ko. Ito pa isang sample ng reject. Mga binasa ko na po yung iba dito kanina kasi wala pong maghahawak ng cellphone. Mag-isa lang ako na umuwi dito sa Bulacan. Hindi ko po kasama yung bata na tagahawak ko. Yan. Itong part na to, maganda yung part na yan. Oh. Tagusan eh. Tagusan yung ilaw. Maganda yung part na yan. Ito, hindi. Hindi ito kasi marami siyang crack. Pero hindi ko pa rin yung uwi. Kasi nga, kahit pagkababasagin ko kasi ito eh. O, babasagin ko siya, di magkakakrack na. So, hindi ko na kukunin. Yan po, handa yung crack niyan. Nagaganyan ng bato. Yan o, sa labas pala nakikita na eh. O, ang dami niyang crack, diba? Yan o. Sagad yan sa loob. Pagka ganyan, huwag nyo nang iuwi. Sayang ang effort. Ang bigat pa naman. Yan. Tapos, ito pa isang sample. Pag may mga balat po, pag inilawan po yan, ganito itsura. Yan. Translucent siya, di ba? Pero, i-double check natin. Babasagan yan. O, tatapyasan. Ayan, o. Tingnan nyo naman. Translucent siya, no? O, translucent. Pero, tinan niya yung laman. Ang daming crack, di ba? O, yan, o. Kitang-kita yung crack. Pagka ganyan, reject din po yan. Hindi na po yan, reject sa pang-alahas. Pero dun sa mga nagko-collect, pwede pa naman yan. Yan. Ang presyo po niyan ay depende po sa pag-uusap ng seller at ng buyer. Kung ako po, halimbawa po, ibibenta ko itong mga reject na to, siguro mga 50 or 80 per kilo. Ayan. Depende po eh. Ayan. Kung marami, 50. Kung pabuti lang, mga 80 or 100, yan, pwede na. Para lang, yung effort mo ng pag-uwi is mabawi. Siyempre, alayo ng panggagalingan. Kung halimbawa, naghumotor kayo, o may sasakyan kayo, yung panggas nyo, parang ganon, may balik lang yung nagastos. Yan. Pinos ko muna kasi ang ingin yung tambut yung dumaan eh. Yan. So, balik tayo sa topic natin. Ito pa isang sample na translucent po ito. Yan oh. Oh, nagliliwanag yung buong stone, di ba? Pero titingnan natin kung ano laman niya. Tingnan muna natin bago natin iuwi. Oh, ayan oh. Oh. 'Di ba? Oh, translucent siya, 'di ba? Pero pag binasag, boo. 'Di ba? Reject na reject. Kaya kailangan talaga pag nagkararakaon ka, may flashlight o kaya may martilyo pang tapyas. Para hindi ka makapag-uwi ng mga ganyang klase. O, diba? Ayan. So, kailangan po, ayan. Pahinto-hinto tayo kasi may mga dumadaan na pinapaingay yung tambucho. Ayan. So, yan nga. Sabi ko nga, pagka namumulo tayo, kailangan meron tayo mga martilyo, pang tapyas, o kaya flashlight. Ayan. Kasi hindi ko mo translucent, iuwi mo na yan. Kailangan mo pa munang i-double check. Yan, itatapyasan mo. So, tulad nito. Diba? Grabe ang ingay ng mga tambuto ng motor dito sa Bulacan. Ayan. Yan ang sample ng mukha siyang good kasi translucent pero pagka binuksan, pangit ang laman. Diba? Ngayon, lipat naman tayo sa mga good quality.
Ayan, lipat tayo dito. Ito po mga natapyasan ko na. At yan po ang aking mga... Ayan. Pasensya na, pahintuntiyo tayo. Naku po, Diyos ko, mga... Noise pollution po dito. Yung mga tricycle na mga motor na pinapaingay ang tambucho. Diyos ko. Ayan, so... Balik tayo sa topic. Lilipat tayo dito sa mga... Good quality... Mga good quality na chalcedony. Yan. Tinapyasan ko na po ito para naka-ready na, para hindi na po magtagal yung video o humaba. So, tingnan nyo po ha, iilawan ko. Ayan, so, ayan, iilawan natin. O, di ba? O, tagusan, di ba? Tinanggalan ko na po ito ng mga part na may crack. Ayan, may mga natira mga maninipis, pero matatanggal na po yan pagka, ano, ayan, o. Sagad. Sagad ang loob. Oh, nagliliwanag, di ba? Pagka ganyan, ganyan, kulay, ano po yan eh, purple. Purple po yan. Pagka ganyan, translucent, tapos tinapyasan nyo, maganda yung crystal formation niya at hindi siya ganito, yan, uwi na yan. Yan, so dito naman tayo sa isa na to. Yan po, nagliliwanag din siya, ano. Tagusan po yan dito sa likod. Oh. Ayan, oh. Bali, pag ito, pag in-slice ko po to, susundan ko na po itong malaking crack na yan. Yan, oh. Ayan. Ang kulay po niyan ay purple din. Itong malaki na to, medyo alanganin ako dito eh. Kasi tingnan nyo po yung ano, yung pinagtapyasan. Malalaki yung crystal niya na ano, hindi siya pino. Pero dark purple kasi to eh. Yun, depende na lang po sa inyo kung merong may order sa inyo ng purple. Eh, iuwi nyo na. Tulad ko, may order po sa akin na purple, na donut. Kaya kailangan kong iuwi yan. Kahit na medyo alanganin ako sa quality, iuwi ko pa rin. Iuwi ko pa rin yan. So, dito, dumako naman tayo sa isa pa. Ito, karugtong po yata ito nung isa eh. Nito, yan. Iisang stone lang po yan eh. Kaya, tingnan nyo, parehas yung ano niya. Malalaki yung crystal niya. Iuwi ko siya kasi ganyan po. Tagusan sa loob eh. Pagka ganyan na tagusan, iuwi ko yan. At yun nga, kahit na alanganin ako sa quality niya, iuwi ko kasi may order eh. Diba? Ito naman, yun, ganun din. Ganyan ang itsura ng balat niya, kulay brown. Pag inilawan, opak. Pero syempre, para makasigurado tayo na hindi sayang yung ano, kasi sa iba niya, nang gagawin niya, pagka ganito po nakita ang balat, hindi na po nila kukunin niya kasi pangiti kaya ni opak eh. So, para makasigurado tayo, basagin natin. At ayan na po ang tumambad sa atin. Kulay purple. Na pag inilawan, tagusan din, oh. Nagliliwanag yung buong bato. So, ayan. Kaya inuwi ko rin po yan. Iuwi natin yan sa Quezon City. Ito yung good example ng talagang napakagandang quality. Ayan. Parang natadiko ko po ito. Tira nyo po pag inilawan ko, ha? Wow, di ba? Nag-glow. At saka wala siyang crack, 'di ba? Bumbo. Ganyan ang mga hinahanap ko. Dati, makakita lang ako ng kalsedo ni kahit na may crack siya, kahit na opak siya, kinukuha ko pa rin. Kasi hindi ko alam kung paano tumingin na talagang goods eh. Pero buti na lang at nagkaroon tayo ng mga kaibigan na mga professional. Yung mga talagang mga gemologist, geologist at tayo po ay naturuan ng libre.
At yung po mga naituro nila sa akin ay ibabahagi ko po sa inyo. Diba? Para masaya. Hindi lang ako yung may nalalaman. I-share ko sa inyo yan. Hindi tayo madamot eh. Yan o, nakikita nyo yan. Marami siyang crack, pero yung crack niya nag-heal. So, ibig sabihin, buo. Buo yan. Pero, hindi ko rin alam eh. Malalaman niya pagka na, ano, na-slice na. Kasi pagka inilawan siya, oh, nag-uusan eh. Eh, hindi ko na lang siya babasagin ng tuluyan. I-slicing ko na lang siya pag-uwi. Kasi kung babasagin ko ng babasagin to, wala na akong matitira. Dark purple po ang kulay niya na calcedo ni. Ito naman, na part din yata ito nung isang malaki. Pero yung kabilang bahagi nung bato is waxy po na ganyan. Tapos yung kabila ay pangit. Bakit ko siya iuwi? Yan, explain ko na kung bakit ko siya iuwi. Kasi yung part po, ito po yan, yung karugtong. Reject po yung kalahati niya, tas good yung kalahati. Tinanggal ko na yung reject. Ilawan ko po ah. O, tingnan nyo po. Malaki yan, pero sagad yung ano. O, sagad yung ilaw. O, ibig sabihin, buo po yan, walang crack. Diba? Tinanggal ko na po yung part na opak. Ito po yun. Ito po yung tinanggal ko na part. Yan. So, ayan, pagka po maunguha talaga, kailangan meron kayong gemstone flashlight, martilyo, o kaya geology pick. Yung ganito po, meron po niya sa Shopee. Mura lang po ito, mga nasa 300 plus. Tsaka yun. So, ayan, naituro ko na po sa inyo kung paano magkilatis ng chalcedony. Ganito yung reject, maraming crack at saka opak o kaya semi-translucent o may halo na ibang kulay o mineral. Kasi yung kulay po na yan, yan yung kulay orange na yan, kalawang po yan eh. Ibig sabihin, matagal na siyang may crack, tapos yung tubig na o lupa na kanyang pinagbaunan o kung saan siya nabuo ay mataas ang content ng bakal o iron. Yan. So, babay na po muna. Yan po ang ating topic. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating topic. Happy New Year po sa lahat! Bye-bye!